lamang mga naapektuhan ng Bagyong Christine sa Albay ang tumanggap ng tulong mula sa DSWD, kundi ang mga lumikas dahil sa pag-alboroto ng bulkang Bayon. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay. Patuloy ang pagtiyak ng pamahalaan sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng mga residenteng apektado ng Bagyong Christine sa lalawigan ng Albay, na mahagi ng relief assistance ang Department of Social Welfare and Development Bicol sa mga residenteng naninirahan malapit sa paanan ng Bulkang Mayon sa bayan ng Kinubatan, Albay. Tumanggap ang mga residente ng family food packs na naglalaman ng mga pangunahing pagkain at pangangailangan sa pang-araw-araw. Sa salaysay ni Kagawa Joey Opeña, hindi ito ang unang pagkakataon na natulungan sila ng pamahalaan dahil isa rin anya sila sa mga tumanggap ng tulong mula kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong kasagsagan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Suporta talaga sa mga kalamidad. Salamat BBM sa suporta na binibigay mong ayuda. Kahit noong nakaraan na taon, nung pumutok yung bulkan, hindi pinabayaan yung mga evacuate sa buong Albay. Paking tulong yung mga binibigay na pera na galing sa gobyerno. Nagpasalamat rin si Lola Lydia Nebrea dahil sa natanggap na tulong mula sa DSWD Bicol. Nagpapasalamat kami kasi nakatanggap kaming relief na dito kami sa evacuation. Hindi naman kami pinabayaan, okay naman kami. Tsaka si Mayor, di naman kami pinabayaan ni Mayor, okay naman. Ayon kay Kinubatan Mayor Paul Chino Garcia, nasa 520 pamilya o katumbas ng 1,166 na individual mula sa dalawang barangay na nasa 8-kilometer permanent danger zone ng Bulkang Mayon ang inilikas sa mga evacuation centers bago ang kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Christine. Plano din ng alkalde na magbigay ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng mga naganap na landslide dulot ng bagyo. Once na makita namin na talagang damage, especially yung upland barangays, doon maraming recorded na landslide. So baka kahit hindi nag-evacuate, bibigyan muna namin ng mga supplies ng pagkain. Sa ngayon, humingi na ng karagdagang relief assistance ang lokal na pamahalaan ng Kinubatan, Albay sa DSWD Bicol para sa iba pang residente na naapektuhan ng bagyo. Samantala, umabot na sa mahigit 20 milyong pisong halaga ng food at non-food items ang naipamahagi na ng DSWD Bicol sa mga apektado ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Mula sa Radyo Pilipinas Albay, Gary Carl Carillo para sa Balitang Pambansa.